kinakailangan talaga ng godly at malinis na pamumuno nang hindi ka magko-compromise. 'Yun ang importante. Kasi ako kung may maraming opportunity dito sa bansa natin, maunlad ang bansa natin, hindi ko kailang pumasok din sa politika. Mm. Dahil nga sa politika, actually, nagsisinga ako dahil bakit ako napasok sa politika. Dahil sinisira nila yung pangalan ko na dugo at paos ang puhunan ko. Nagsisikap ako para magbigay ng karangalan sa bansa natin at makilala ako. And then, itong mga kawatan dyan sa gobyerno, nag-hire ng mga tao para sirain ako. Pangit yan. Kaya yan ang mission. Presidential aspirant Senator Manny Pacquiao nagbabala sa posibleng magtagul sa bansa kung ang nagtigirian ng kampo at manalo't salalan. Pero bago natin umpisan ang topic, mga kapatid, kung di pa kayo napag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para mas updated po kayo sa bago kong video. Topic, manalo si Bongbong, hindi matitigil niyang kaguluhan. Hindi matitigilin kasi buti kong papayag yung Dilawan. Kung manalo naman si ang Dilawan, papayag kaya ang kabila. So, ganun na lang palagi ang politika natin dito. Hindi na tayo nakapokus doon sa economic growth and development sa ating bansa. Ang naapektuhan yung taong bayan. Kaya nga ang SMN ay magna-number one na, sinabi niya yan. O, hindi ating aabangan. Ito to yan, partner. Nakita naman ang ito ngang weekend, napasala ko ng mall. Kaya isipin naman, alam mo naman sa mall, di ba natin sigurado ko sino mga kakaharap eh. Bigla lang may nakakasalubong ako na bigla akong kilala. Oh, SMNI, sikat na sikat ng SMNI. Mga gano'n. Isipin mo hanggang sa mall na pagbati sa'yo ng mga tao. Gano'n sabi ko, salamat. Gano'n talaga eh. Ayan na ngayon, ay, iba talaga si Chairman Pastor Apollo si Kibulo. Iba talaga si Pastor. Kumpara dyan sa isang pastor na gusto kong talakayin. Alam mo ba kasi yung isang pastor? Ang hula niya, magkakagulo. Ano naman yan? Sino ba yan? Sabi niya, magkakagulo daw pag si Marcos. Laki ng epekto ng suntok ni Mayweather at saka ni Marquez eh. Mukhang nayanig yata yung balong. Naalog talaga. Isipin mo ang forecast niya. Isipin mo senador siya. Ito lang senador Manny. Ikaw yung tinutukoy ko, Manny. Senador ka ng Pilipinas hanggang June 30, baka nakakalimot ka. Bakit ang sinasabi mo, ang forecast mo magkakagulo pag si Marcos ay nanalo? Anong pinanguhugutan mo dyan? Pinapasweldo ka ng taong bayan, nananakot ka. Dapat ang isang senador elect o isang dapat karespetong tao, hindi naghahayag ng ganyan. Isipin mo, taong bayan ang nakasalalay dito. Kinabukasan ang nakataya sa ating political exercise. E kandidato ka. Tapos sasabihin mo, pag nanalo si Bongbong Marcos, magkakagulo? Anong pinanguhugutan mo dyan, Manny? Nasaan naman ang pag-iisip mo? Anong ko lang ito, trabaho lang. Kasi kung ikaw ay pangkaraniwang boxer, pangkaraniwang taga-Sarangani na hindi ka konektado sa gobyerno, hindi ko sasabihin itong isyong ito. Bahala ka sa buhay mo. Pero ikaw ay senador ng Republika ng Pilipinas. Yung institusyon, dala-dala mo. Yung institusyon, yung Senado ng Pilipinas. Tapos yung member ng Senado, ganito ang forecast, magkakagulo. Teka muna, yung Armed Forces at PNP, wala ngang intel report eh, na merong threat sa ating national security. Sila yung merong kapabilidad magsabi dahil sila ay law enforcement agency. Eh ikaw, buksingero ka lang at politiko eh. Ang forecast mo ganito? Mane, ang layo. Ang layo. At saka hindi mo dapat sabihin yan. Inuulit ko. Para maintindihan mo, kung ikaw ay civilian na taga-Sarangani, wala akong pakialam sa iyo. Kahit ano sabihin mo, hindi ko pag-uusapan sa television niya. Pero ito ay ginagawa ko because senador ka ng Republika. Baka nakakalimutan mo. Public servant ka, national official ka ng bansa, oposisyon ka man. Kami ang nagpapasweldo sa iyo kahit milyonaryo ka o bilyonaryo ka. Manny, magbago ka na. 1 week na lang eh, partner. Masasabi kaya niyan, partner, kung siyang nangunguna sa mga survey? Parang tingin ito sa comment, oh, ingit lang yan sa Pacquiao kasi hindi siya number one. Wala nga siyang ano, guhit ni isang guhit rin sa survey, partner. Eh, ang tingin nga ng taong bayan sa kanya, dapat na raw siyang mag-withdraw at sundan yung katapangan ni Deputy Speaker Marcoleta na ngayon pa lang kaaga, eh, napaforecast niya yung kanyang kahihinatnan come May 9 elections. Ang tanong mo ay kung siya yung number one, masasabi niya? Hindi. Kasi hindi naman siya magiging number one.
Goma in the first place. Hindi siya magiging number one kaya hindi siya niya sasabihin yan. Di ba, partner? Well, dumadami ang lutang. Ewan ko ba? Bakit nakakahawa-hawa? Bakit dumadami ang lutang ito? 1 week na lang, ilang tulog na po. May 2 ngayong araw na ito. Next week, boboto na tayo. Ang aking inihiling sa ating makapangyarihang ama, lahat tayong mga Pilipino, bigyan ng magandang kalusugan sa araw ng eleksyon. O mula ngayon, tuloy-tuloy hanggang after eleksyon. Lalo na sa araw ng eleksyon para makaboto ang 65.5 or 65.7 million Pilipino at nang matapos na ito. Inip na rin ang taong bayan. Kahit ako, naiinip na ako sa tindi ng laban ng ito. Kailangan magkaroon na po ng desisyon ng taong bayan. So Monday na po yan, next Monday na, para ho malaman natin kung sino ang Pangulo. Pero huwag nating takutin, please. Walang kakwenta-kwenta kayong mga opisyal at kandidato pag tinatakot nyo. Hindi lang si Manny ang misabi niyan eh. Di ba yung Robredo, Dumagoso, yung din na sinasabi? Magkakagulo pag si Marcos, magkakagulo pag si Leni. Anong klase mga kandidato itong mga taong ito? Pag ganyan ang pinanguhugutan ng mga kandidato, pasintabi na diretsahan. Personal interest ang gusto nyo, hindi public service, hindi paglilingkod sa bayan. Yung personal interest nyo, hindi nyo makukuha, kaya ganyan na lang sinasabi nyo. Wala kayo sa hulog, partner. 1 week na lang, partner Mike, ang pagtitiis at paghihintay ng taong bayan. Ang ating eleksyon, napaka-divisive. Maraming pagkakaibigan na nawasak. May mga relasyon nga, partner, nawasak din. Yung mga mag-asawa, nag-ahaway. Meron nga akong kilalang composer, partner, singer. Siya, ang lalaki, yung composer-singer, Lenny, yung asawa niya, BBM. Eh, dahil hindi sila magkasundo sa bahay, iulay muna sila dahil nga palagi nag-aaway. Napaka-divisive partner ng ating eleksyon sa Pilipinas. Isang linggo na lang at eleksyon na. Yeah. At naway matupad, partner, yung kahilingan ng ating Pangulo na maging tapat at payapa ang resulta ng eleksyon. Yung kaibigan mong yan, sana naman magkasama uli sila after eleksyon. Maghiwalay sila dahil eleksyon, mainit ang iso, may kanya-kanyang paniniwala, respeto lang. Sige, okay lang yan. Pero after eleksyon, magsama kayo. At nang tulungan natin kung sino, ito lang ating sinasabi, partner, madalas uulitin ko. Iba-iba tayo ng mga kandidato, pero sana after election, sino man ang manalo, ating kilalanin. Kasi yung mandate, pag sinabing mandate, elected, may proseso, may election. Kung sino ang gusto ng taong bayan, suportahan natin. Ako man, pag yung kandidato ko hindi nanalo at nanalo yung iba, susuportahan ko yung uupong Pangulo. Hindi ho pagbabaling din yan. Kasi ang aking paniniwala, pag nagdesisyon ng taong bayan, dapat nating kilalanin. Pag hindi natin kinilala, lalo na kung malinis ang eleksyon, at dapat malinis ang eleksyon. Pero kung alam naman natin may kalukohan, talagang namwersa, ng gulo, kung ano man, huwag naman sana, abay iba yon. Pero kung malinis ang eleksyon, okay, abay kilalanin natin kung sino ang magkakaroon ng mandate. This lang po, kasi nakakahiya sa buong mundo na ayaw nating tatanggap ng pagkatalo. Walang Pilipinong hindi tumatanggap ng pagkatalo, lalo na sa ganitong sitwasyon. Tanggapin natin kung sino manalo at kung sino matalo, ganun po yon. Hindi pwedeng lahat manalo, hindi pwedeng lahat matalo. Kailangan may manalo at atin hong suportahan yan dahil ang kanyang gagawin ay para sa bayan, para sa taong bayan. Hindi ho pwedeng maghiwa-hiwalay tayo ng 6 na taon, walang mangyayari sa buhay natin mga Pilipino. Di ba, partner? Tama ka dyan, partner Mike. At ang ating himpilan, ang ating big boss, ating honorary chairman, Reverend Dr. Pastor Apollo C. Quiboloy, ay 20% nakaangklat, nakasuporta sa mga hinuha at mga plano ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalo pat ang basbas ng ating butihing pastor at ang kanyang mga dalangin ay naipahayag niya para sa Uniteam ni Bongbong Marcos.